Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, eto mag-focus naman tayo sa mga Calathea or Calathea. So eto yung mga wag na wag nating gagawin pagdating dito sa mga Calathea natin. So kung halimbawa meron kayong problema, most especially ang Calathea, ang isa sa pinaka-sensitive na halaman na maaari nating alagaan, ito yung mga dapat nating iwasan totally para hindi naman or kung hindi natin ma-prevent, mabawasan natin yung pagkakaroon ng mga nasusunog na dahon, pagkakaroon niya ng brown leaves, hindi maiiwasan sa Calathea yan, pero pwede natin siyang mabawasan kung ito ay yung mga bagay na susundin natin. So, iisa-isahin natin yan. At syempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. O eto na nga, dito na tayo ngayon sa mga Calathea natin kung papaano natin siya mas magiging healthy, mapapalaki yung dahon at mapiprevent. Yun ang pinakaano natin, focus natin. Kasi hindi talaga maiiwasan eh, pa kung minsan meron at merong kayong makikitang browning. Pero at least mabawasan natin yan at maiwasan natin na doon sa mga bagong dahon niya magkaroon ng mga brown leaves itong ating mga Calathea. Bago tayo pumunta doon sa mga tips at saka sa mga tricks, mas maganda kung halimbawa ipakita ko muna sa inyo. So ito ang mga Calathea, kahit na anong varieties, medyo may pagkamaselan yan. Ilan doon sa mga sasabi kung hindi masyadong maselan na meron kami dito sa aming garden ngayon ay itong una, itong ating peacock, itong ating Calathea makoyana. So nagkakaroon man siya ng mga brown edges, yung mga brown na dahon, hindi siya masyado katulad nito, ayan. And kita nyo, ayan, makapal at malago na itong ating Calathea. So meron lang, o itong ating makoyana, meron lang isang piraso na meron dito. Pagka naman ganito, hindi na yan maiiwasan. Katulad ng nakikita nyo dito sa video, ayan, hindi na maiiwasan na magkakaroon talaga ng tuyo na dahon. So as long as yung mga Calathea nyo, yung mga makoyana ninyo, yung mga older leaf yung natutuyo, wala namang problema kasi ano yun, normal lang yun sa halaman. Huwag lang yung pinakabago niyang dahon tapos doon pa kayo magkakaroon ng brown edges at saka yung talagang tuyo nagiging ganto, nagiging dry na. So eto, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin para hindi naman agaw pansin sa Calathea natin. Tsaka isa pa, lalo na kapag ganitong tuyo tapos nakakulubot na, most probably may mga pinamamahayan na yan ng mga insekto, ng mga gagamba. Diyan kasi namamahay yung mga ano, yung mga gagamba, yung ibinilot na mga ano, na mga dahon. So para ma-prevent 'yon, para hindi pamahayan ng mga insekto, ng mga gagamba, i-remove na rin natin. Tsaka para mas maging maganda at mas mukhang healthy yung ating Calathea. Ito ever since nang binili namin, hindi pa namin nirerepat. At ang isang ano mo sa Calathea ay kapag ka ganito, medyo sabog-sabog talaga siya. Hindi siya katulad ng aglo na kapag ka sumibol, isang puno tapos puno ng dahon. Ito kasi per ganto, per tangkay, bigla na lang siyang lulutang eh. Aangat siya sa lupa, katulad ng nakikita nyo dito, aangat siya sa lupa na parang isang dahon. Hanggang sa unti-unti siyang totally makalabas yung buong dahon niya, tsaka siya bubuka. So eto, kung halimbawa gusto nyo mag-alaga ng Calathea, eto yung isa sa maia-advise ko na kauna-unahang Calathea na pwede nyo alagaan or bilhin. At saka isa pa dyan yung rattlesnake kasi sila hindi sila masyadong maselan kung i-compare natin dun sa iba. Ito yung isa sa pinakamaselan na meron tayo dito. Ito naman yung orbifolia. So ito Calathea orbifolia, kapag ka nakita nyo to sa garden, mapapansin nyo talaga ang ganda niya eh. Mapapaisip ka talaga or kung halimbawa pabili ka talaga ng halaman, hindi maiiwasan na bumili nito eh kung halimbawang talagang ano ka, pabili ka ng halaman. Kaya lang isa to sa pinakamaselan. Ito actually ay unti-unti pa lamang siyang nagre-recover dahil ayan makikita nyo or dun sa mga nakaraang video natin, isa to sa talagang tinamaan. Kung nga alam na magso-survive pa kasi minsan kabubukas pa lang, kabubuka pa lang nung dahon niya, sira na kagad. Pero as you can see, ayan healthy naman siya. Etong aming ano na to, orbifolia, siya ay nasa loob ng bahay namin. So pero ang ginagawa namin dito is inilalabas din namin siya para at least yung sa amin dito, mahamugan ang tawag or masirenohan. So, para sa gabi, ilalabas namin siya dito sa may bahay
pagkatapos sa balkon hanggang sa, syempre, para mahamugan siya sa umaga, and then tsaka namin siya ipapasok sa umaga. Tapos, medyo dark kasi yung, ano, yung area na pinaglalagyan niya, kaya ang ginagawa namin, siguro mga 7 to 8, yan, nakabilad siya sa labas. Hindi naman totally sa direct sunlight, pero nakakakuha siya ng liwanag. And then, tsaka namin siya ililipat dun sa spot niya sa loob ng bahay, dun na siya maghapon. Tapos, ganun. Eh, kahit every other day, hindi naman kailangang every day niyo ginagawa. Every other day lamang. And manonotice mo naman sa halaman, sa mga halaman mo, manonotice mo naman sa mga Calathea kung halimbawang ayaw nila nun. Kung sa tingin mo, nagtatrive yung mga Calathea mo nang hindi ginagalaw sa spot, huwag mo nang igalaw kung doon naman sila nakalagay. Pero kung pang display yon, huwag mo siyang ilalagay or i-display sa mga totally yung sobrang dry na lugar, tapos walang alisan, at least makakuha siya ng liwanag para hindi pumangit, para hindi siya tumamlay tingnan. So eto, yun nga katulad na sinabi ko, etong aming orbifolia, naka-recover siya, tapos ang ginawa namin, makikita nasan ba yung parting yan. Ayan, so ito yung isang way, kung halimbawa, sabihin natin portion lang or part nung pinaka ano ninyo, ng inyong mga Calathea yung merong sira, may damage. Kunyari yung portion lang, ang ginawa lang namin dito, ginupit namin siya. So ayan, ito, kita nyo, may cut siya. Although hindi naman siya masyadong obvious dahil formahan nyo na lang, lagyan nyo ng design, isang way yon. Kasi katulad nitong orbifolia, yung orbi natin, kung makikita ninyo, napakalaki ng dahon. Kaya isa lang yung mawala dito sa ano, sa dahon niya. Ano eh, ang laki ng mababawas, ang laki ng ininipis niya, dahil yun yung nagdadal sa kanya, yung laki at kapal ng dahon. So yun yung ano natin, yun yung kailangan natin. Kung halimbawa hindi naman totally sira, at healthy pa naman yung most of the yung part ng dahon na yon, pwede nating gupitin, tapos lagyan na lang natin ng konting hubog para at least hindi siya magmukhang talagang ginupit mo. So yun yung isang way para at least mabuwasan natin at hindi naman natin tuluyang matanggal. Pero kung halimbawa totally sira na, katulad nitong isang to. Ayan. So katulad ng isang to, nakikita nyo, ayan. Ito, naninilaw na siya pagkatapos nagkaroon na siya ng ano, ng brown edge talaga. So malaki na, almost half na yung nasisira sa kanya. At ayan, isa pa yan, no? Kapag ka talagang yung dahon ng isang halaman papatay na, makikita nyo, papamahayan niya ng mga gagamba, sasaputan yan. So yun yung mga gustong-gusto ng mga ano eh, ng mga insekto, yung mga ganyang stress na halaman. So eto, okay naman siya kasi kung sisilipin natin, isa din siya sa older leaf kaya hindi tayo masyadong nag-worry. Ang mas importante dyan, etong ibabaw. Yan, makikita nyo na healthy naman yung mga dahon, yung mga bagong sibol. Dati, ito, totally, panabuka, sunog na kagad yung edges. So yun, ayaw nila ng sobrang dry at saka walang masyadong humidity. Kailangan talaga sa kanila medyo mataas ng konti yung humidity sa palibot. Hindi katulad ng mga aglo. Kahit naka-display siya ng mag-isa sa spot na yan, walang problema sa kanya. Kahit medyo madilim yan, walang problema sa mga aglo yon. Pero dito sa ating mga Calathea, importante yung humidity talaga. So yun, kung halimbawa meron kayong humidifier, mas maganda kung gagamitan natin sila ng humidifier para sa kanila talaga yon. And kung halimbawa man wala, pwede tayong gumawa ng or pwede tayong mag-improvise. Ito yung mga ilang paraan na ginagawa ko para at least matumaas yung humidity sa palibot ng aming halaman. So una, yung tray na may pebbles na lalagyan mo ng tubig. So yun ay kaya may pebbles para at least naka-elevate at hindi nakababad totally yung inyong mga halaman o yung inyong paso doon sa tubig. So para hindi naman talagang masobrahan sa pag-absorb, yung para kasing lumalabas kung halimbawa wala kang ilalagay na pebbles, tas basta mo lang siya ilalagay doon sa ano, parang bottom watering yun. And dito sa mga Calathea kasi, para lang ma-prevent yung too much na tubig na mahigop ng mga ugat nila. So yun, para at least mag-ingat tayo. Kaya yun, pebbles, tapos tray, tapos lagyan natin ng tubig. And yung anong yun, pag nag-evaporate yung tubig na yun sa palibot ng Calathea mo, ng halaman mo, ano yun, magsaserve as, kumbaga tataas yung humidity dun sa palibot ng halaman mo. Isa ko pang ginagawa, pinagsasama-sama ko sila, pinagdidikit-dikit ko sila. Not necessarily kailangan marami kang mga Calathea, pagsasama-samahin mo siya. Let's say, for example, meron ka lang dalawa, tatlong Calathea.
And sa tingin mo, nagkakaroon ng mga sunog yung mga dahon niya nang wala namang hindi man tinatamaan ng direct sunlight, pwede mo siyang ilagay sa ilalim ng mga halaman mong mas malalaki. Pagdikit-dikitin mo siya, itabi mo siya sa mga aglo. Kung halimbawa may plant tray ka, katulad ng nasa likod ko, display mo siya doon, kadikit ng mga halaman. Ngayon, kung halimbawa marami ka namang mga Calathea, mas maganda, di ba? Siyempre, yung mga halaman na yan na pinagdikit-dikit mo, pinagsama-sama mo sa isang kwarto o yung magkakalapit sa kanila, o yung magkakalapit talaga sila, yes, nakakapag-create sila ng humidity, nagtutulong-tulong sila para at least pataasin yung humidity level sa palibot nila. Yung isang yun, subok ko na yun. Kasi yun yung isang paraan na ginawa ko kasi wala naman akong humidifier. Tapos, ang isa pa yung, halimbawa, yung tray, kung meron naman, wala naman problema. Kaya lang, mas matarbaho yun, syempre, di ba? Tsaka kakain pa na mas malaking space. Kaya yun, nabasa ko yun, yun yung ginawa ko. So, pinagsama-sama ko siya. Ang pinagtabi-tabi ko talaga yung aming sinante, pagkatapos itong aming Jesse, yung aming Crimson, at saka yung aming Doty. And eto na siya ngayon. So yan, kita nyo, eto ay nagsimula lamang sa maliit na pot. Actually, eto yan o. Diba, eto na yung pot na yan. Mas maliit pa dito. Pero ngayon, malaki na yung pot na pinaglalagyan natin sa kanya. At kita nyo, malaki yung pot pero kayang-kayang buhatin ng isang kamay. Ito, idinikit ko lang talaga siya. Pinailalima namin. Doon, inalagay namin siya sa mas matataas na halaman para at least masakluban siya. Kahit pasabihin mo kasi yung part na yon na pinaglalagyan niya, tatamaan siya ng morning sunlight. Yung area na yon. Pero since nasa ilalim siya ng mas malalaking halaman, mas matataas na halaman, hindi pa rin tatama sa kanya direkta yung morning sunlight. Kung tatamaan man ng morning sunlight, wala naman problema. Huwag lamang po yung hanggang tanghali kasi yun yung makakasunog ng dahon nila. So yun, kung morning sunlight, walang problema. Basta itabi mo lang siya, ilagay mo siya sa ilalim ng mga malalaking halaman, makakatulong sa kanila ng sobra. Kita nyo naman, mas gumanda, mas lumaki yung dahon at mas namumulaklak pa. So, itong ating Doty, nasa labas yan. Nasa labas, morning sunlight nga pero shaded pa rin. So, yun naman yung sunod kong i-discuss. Huwag na huwag nyo pong hahayaan na tamaan siya ng direct sunlight. Kasi yun yung totally masisira at masusunog talaga yung mga dahon ng inyong mga Calathea kapag ka ginawa nyo yun. Morning sunlight, walang problema. Huwag lang tanghali hanggang hapon. Katulad nito, ayan. Yan, yung mga nandito. Morning sunlight sila. And napakalaking factor nun makakatulong sa inyo. And napansin nyo ba, ito, katulad nito, medyo malaki yung paso niya, ayan, pero ang gaan niya, di ba? So, ibig sabihin, nasa labas siya, nauulanan siya, pero since malalaki yung dahon niya, hindi naman nakaka-penetrate yung lahat ng tubig kahit pagano katagal, hindi namin siya nilalagay or hindi namin siya inaalis pala. Hindi namin siya inaalis sa ulanan. Kasi yan, masasaklob naman niya eh. Kumbaga, mahaharang naman niya yung karamihan ng tubig, ulan, na maaaring pumunta sa kanya. And yun yung isang imo-monitor. Kasi kung halimbawa, mag-overwater kayo dito, una, may iwasan natin yung, syempre, yung underwatering. Kaya lang, kapag ka naman nag-overwater tayo, mapapansin nyo naman sa inyong mga Calathea, magdudrup or tatamlay or babagsak yung mga dahon. Unti-unti yung maninilaw hanggang sa pumangit ng pumangit yung inyong mga Calathea. Sa isang mababawasan yung dahon hanggang sa numipis ng numipis. Yun yung kailangan nating iwasan naman sa pagdidilig. At ayan na nga, nasa pagdidilig na din naman tayo, puntahan na rin natin yung dapat na tamang pagdidilig sa ating mga Calathea. Huwag na huwag nyo po siyang didiligan ng top water. Lalo na po kung halimbawa doon sa lugar ninyo, medyo matapang talaga yung chlorine ng tubig. Nako, sigurado yung mineral build up sa inyong mga Calathea. Mas maganda kung halimbawa magsasahod tayo sa gabi. Tapos kung halimbawa bukas tayo magdidilig, ngayon pa lamang magbabad na tayo or magsahod na tayo para makasingaw yung chlorine doon sa tubig. Tapos tsaka natin siya idilig. And ang isa pang magandang factor na gawin natin dyan, tubig ulan. Magsahod lamang tayo ng batya ng timba sa tuwing umuulan. Ngayon halos araw-araw umuulan talaga, so wala tayong magiging problema sa kanila. Siguro yun yung isang malaking factor eh kung bakit maganda tong aming mga Calathea ngayon, kasi nga nasa labas siya, lagi siyang nauulanan. Kasi kung halimbawa lagi siyang nauulanan, para na rin yung misting eh, dahil laging basa yung dahon niya.
Pagkatapos, magkakadikit sila dito. So, nangyayari, talagang tumataas yung humidity sa palibot ng halaman o ng Calathea. And ang isa pa na malaking factor kung bakit maaaring nagkakaroon ng mga brown tip, brown edges, karamihan ng dahon ng inyong mga Calathea, maaaring kunyari, sabihin na natin hindi naman kayo nag-underwater. Pangalawa, hindi naman tinatamaan ng direct sunlight. Okay naman yung humidity, pero ganun pa rin. Kakaroon pa rin tayo ng mga brown leaves sa ating mga Calathea. Maaaring too much fertilizer. Pwedeng-pwede rin maging dahilan yan, yung too much fertilizer sa ating mga Calathea kung bakit sila nagkakaroon ng mga brown leaves. So, yung kasing too much fertilizer, para na rin mineral buildup yan eh. Pagka sobra yung fertilizer na inilagay mo, hindi yan totally lahat nalulusaw, nasosobrahan din yung sa pag-absorb yung ating mga Calathea. Kaya ang nangyayari, nagre-reflect siya sa mga dahon natin. So yun, importante na iwasan, huwag tayong mapapasarap sa paglalagay ng fertilizer. Sa fertilizer naman, ang ginagamit namin yung complete fertilizer. Yun nga, gumagamit din tayo ng Ajinomoto or ng MSG. Tinutunaw natin siya sa tubig at yun yung idinidilig natin sa kanila. Pero every 3 weeks or every month, once a month, yung paglalagay ng fertilizer sa kanila. Kung gusto nyong mapalago, mas mapalaki at mas mapaganda lalo yung inyong mga Calathea. And ang isang factor, ayan kung bakit nga magaan siya, bukod sa hindi siya, ibig sabihin kaya magahan, is because tuyo, or hindi naman sasabihin mong tuyo, kundi ano, tuyo yung soil niya. Hindi yung sasabihin mong babad siya sa tubig. And nakakatulong din kasi yung mixture ng soil para maging healthy yung mga Calathea ninyo. So, ang mixture nito, yung loam soil, and then sinamahan to or marami tong mga cocoa fibers na kasama. Kaya syempre, ang cocoa fibers kasi, ano yun eh, pino siya, tapos magaan talaga. Yun yung isang maganda doon sa mga cocoa fibers. Pagkatapos, nilagyan pa yan ng cocoa cubes sa pinakailalim niya. So, yung pinakailalim niyan, may mga cocoa cubes yan. And yun ay nakakatulong para, unang-una, mapagaan. Yun yung isang advantage. Pangalawa, mas maraming nakakapasok na hangin doon sa loob niya and nakakatulong yun para mas maging healthy yung ugat ng ating mga Calathea. At the same time, nakakapag-keep siya ng moisture. At saka ganun din yung ipanampalay. So kaya maganda siyang gamitin kasi nakakapag-keep siya ng moisture kapag may halong tuyo yung ipanampalay ang inyong garden soil. And malaking factor yun para mapaganda ninyo yung mga Calathea ninyo. Isa pang magandang advice na maibibigay ko sa inyo is huwag nating hayaang maging sobrang dumi, sobrang alikabok ng ating mga dahon ng ating mga Calathea. Una, nakakabawas sa ganda na ibinibigay ng ating mga Calathea. Pangalawa, hindi rin maganda sa kanila yan dahil syempre, pagka malinis ang mga dahon, mas nagagawa nila yung trabaho nila para mas maging healthy sila. At saka ang isa pa, ang isang pinaka-tried and tested na sa paglilinis nito, para at least sabihin natin hindi mo naman kailangan na araw-araw nililinis at pinupunasan yung dahon is yung egg white. So egg white, kuha ng bulak, lagyan ng tubig si egg white, tanggalin yung egg yolk, hindi natin kailangan yung egg yolk. Yung egg white lang lalagyan natin ng tubig tapos paghahaluin. Kapag ka totally nagmix na yung water at saka yung egg white, kumuha ng bulak. Huwag naman yung totaling basang-basa yung bulak, yung punong-puno siya. Sakto lang, pagkatapos siya mong ipahid, ipunas dito sa bawat dahon, makikita nyo kung gaano kaganda pa ang igaganda ng inyong mga Calathea. Most especially dito sa ating Jesse, yung mga varieties na katulad nitong ating mga Doty, yung mga ganitong dahon, especially dito talaga sa Doty, sa Jesse, at saka dito sa ating Crimson. Diyan mas lalabas yung shine o kinang ng mga dahon ng halaman ninyo kapag ka dito mo siya ipinahid. And yan, ang kadalasang tanong dyan, ito nasagot na rin natin kasi ilang beses na rin natin naibigay ito sa, or na-vlog to. Ang tanong dyan, hindi ba lalanggamin? Hindi po, kasi kapag ka pinahidan mo siya, siguro hindi ka pa nga tapos magpunas dito sa isang to. Kunyari, napunasan mo na tong isang to. Hindi mo pa tapos punasan tong isang to, tuyo na tong kabila. Hindi siya lalanggamin dahil subok na namin yan. Ilinis ko lamang yung ibabaw. Yung ilalim naman kasi, kung mapapansin nyo, maganda naman talaga ang kulay ng ilalim ng dahon ng mga Doty, ng mga Calathea. Pero, hindi rin kasi siya, iba yung texture ng ibabaw niya. Mas naandito yung mas makinis na portion at saka mas kikintab na portion kapag ka nandito sa ibabaw.
Pero yung underside, kahit siguro punasan mo, wala naman problema. Pero hindi naman din kasi masyadong dumudumi yung ilalim ng dahon compare mo dun sa ibabaw. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.